Kailan birthday mo, kuya? March 5, 1993. Kailan taong ka na? 31. Kaya na ating joke. Pick one card and open it up. Thank you. So ikaw to. The cards into three. Kuha ka ngayon ng 7 cards of total, lagay mo dito. Ikaw to, sana pula. Kitty. So this is a problem. Okay. Narinig mo ako. I'm hoping that it's a red card pero black wine. Okay. So, eto, this is a representation na ang dami mong iniisip. Pero ito yung barahan yung may. So, this one, ito lumabas din sa kanila. So, 50-50. Ha? Hindi ko alam kung nagbibigay ka ng ultimatum or something. Pero, I see that this is a 50-50 chances. Yan. Puro itim yung... Ito, nakita ko na sa'yo to. This is 4 bucks of dark. Remember, kahit i-review mo yung reading natin. Actually, hindi okay ang nakikita ko sa cards mo kasi isa lang yung pula mo. The rest of the cards. Parang, ano mo yun, yung lalim-lalim ng iniisip mo, hindi mo siya parang nagbabalance ka pero mas mabigat yung negative na nararamdaman mo compared sa positive one. Eto, this one. May lalaki daw tutunog sa kanya ate. This is good intention. Titingnan natin mo sino to. So, ito, this is your partner. Piling ko ako yung lalaki. Nakakatulog ka ba maayos? And you have sleepless nights kasi. So, sa ilang oras lang yung tulog mo every night? Sagad na yung 5 oras. Kulang. He has, you have sleepless nights, darling. So, ibig sabihin, sobrang pag-iisip mo. Totoo. Cut the cards into three. Into three? Para bang meron siyang moment na hindi siya mapakali, tapos bigla lang siyang uupo. Ganyan siya. Huwag lang lumabas yung bad luck card. Kuha ka ng 9 cards of total, lagay mo dito. Sinipin mo na kaya para may bag ka pala. Pinamunala na yung kamalaran. Ang mga bulan dito. Para maiba lang.
Ilan na po yun? 8 pala. Naglalabas na pari sa sugat. More on dark cards ka talaga. And kailangan mo kontrolin yung anger management mo. And then another one. Uy. May nagpe-pray na magka-baby ka. Magka-baby kayo ng partner mo. Kasi number 6 is malaki yung chance. Yeah. Sino partner mo? Si Tony yung nagpe-pray niya. Sino partner? Number 6 kasi is malaki yung chance. Yeah. Tapos ito ate, kailangan talaga siyang gabayan, bantayan kasi this is a 50-50 chances. Maaaring babalik pa siya sa dati talaga. Not unless kung type of diamond to, magiging kapanti ako. Tapos lagi mong kunik question sa sarili mo kung mahal ka pa ba ng partner mo. Ganyan. Kasi puro heart dito. Ang difference lang kasi sa mga binasahan ko kanina, more on hearts and diamonds sila, sa'yo puro itim. So, ang ano mo ngayon, talagang broken. It's like, exhausted ka. Yan. Yung, hindi siya makapag-isip na maayos ate. Hindi niya alam paano mag-start. Parang ganyan. So, ang kailangan niya i-work out decision making. Ikaw ang makakatulong. Cut the cards into 3. Tsaka huwag mo siya laging aanhan sa ultimatum mo kasi nape-pressure siguro siya. Ang bago sa damit mo. Damit mo pala, nakaka-pressure na ito. Kuha ka ng 12 cards. Wrecking balls. Parang inaano niya sa sarili niya, ano pa bang gusto mong patunayan ko? Parang something like that. Parang tayo ko yung nagpakabit na chandelier dito. Alam mo, kailangan patunayan. Oo, lang yun. Ano pa lang gusto mong patunayan? Maray, kung hindi na pressure talaga si Papa siya. Alas naman yun. Yung joke tayo. Dapat pressure siya. Matagal na po, since day one. Lahat naman po, kung pinipipressure kay ate ba? Pressure na ako sa outfit. Subukan mo kaya ate, I don't know kung kaya naman lagi ang magkasama, no? So hindi naman ako nakakasama ninyo everyday. Baka kasi masyado ka nagiging harsh sa kanya. Gusto ko lang naman po mag-iwalay kami ng kwarto. Instead masyado kasi na ano, eh, nagiging harsh ka na. Harsh ka, te. Kumbaga hindi mo pangit na... Pangit yung ugali. Kumbaga, hindi mo nag-gauge na parang masyado mo na siya nasasaktan siguro in a way of your wordings, of the way you treated him. Parang instead na mag-grow siya, naniliit siguro siya sa sarili niya. Kasi parang feeling niya, parang ano pa bang gusto mong patunayan ko? Ano pa bang pagbabago? Parang ganyan ate. Yan. So, masyado kong... Kumbaga, ang nakita ko sa cards niya, ano pa bang adjustment na gagawin ko? Kasi kung may gagawin ako, lagi namang mali eh. Ganyan. Ang sa cards lang ha. Parang paano ko ba itatama yung sarili ko? Ang mali lang din sa kanya, ilang chance ka ba dapat pagbigyan? Ilang chance naman ang kailangan mong pagbigyan? Kaya, ang nangyayari, instead na mag-ano si Ate Marie, parang siya din, nangingibabaw na yung pag-iirita niya. Instead the love, parang lagi na siya naiirita. Oh, nakuha niya yung success. Ito lang sinasabi ko. Nakuha niya, this is 50-50. This is a success and this is a bad luck card. Kumusta? Tingnan mo ang success niya is nasa iyo.
Dang. Masa naki-add Ate Marigal dahil kay Ate Marigal sasucceed ka daw. Nakailang beses ka ng babae? 45? 100, di ba? Kailangan mo mukha ka babae, kaka mong babae. Ate, o tingnan mo, this is not one queen, ha? Ayun, oh, the cards won't lie. Dalawa po ang queen niya. Oo, dalawang queen niya. Ibig sabihin, may chance ang may isasabay na naman siya dito. So, you are the one who picks the card. Ang number three kasi is a symbolize of having a third party. So, ilang beses ka papatawarin? Ilang beses ka pagbibigyan? Last chance na ito eh. Kapag kunyari, binigay niya ako ng chance. Talagang ano na. Ako naman magsusulat sa palad ko ng kung ano yung mangyayari sa buhay ko. That's kaya, very nice. Susundin ko yung tama. Sa tama ako. Okay. Narinig mo yan. So, from now on, you have to gauge yourself. Di naman narinig mo sa kanya, ha? Huwag mo rin siyang paulit-ulit kung anong pagkakamali niya. Kasi hindi siya magbabago eh. Kasi lagi ang yun ang natatandaan niya. Kung baga sa kanya, laging yun ang natatandaan mo. So, I'll give you a chance according sa cards kasi tatlong aces yan. Again, 50-50 ka. Pero ang success mo is nasa partner mo. But then again, sana maiwasan mo na having this third party involvement. Tsaka sa financial, hindi ka marunong din. For me ha, hindi mo na kita paghahawakin kasi 8 is a lucky number pero paired up with dark. Yan. Hindi siya nagbabaw na pera. Hindi. For now sa akin ha. For now. For now. Naiba po kasi, di ba? Oo. For now ha. Kasi ano eh, parang andun ka pa sa point na parang lutang pa. Yung parang paano ba ako mag-i-start? Kaya nga ang ano ko kay Ate Marie na wag parang every day or something like na lagi ang yung ano rewind or laging ganun ang naririnig. Kasi paano ka nga naman mag-grow kung yun ang lagi ang naririnig mo yung pagkakamali mo. So this time, patunayan mo na magbabago ka talaga. Ha? So again, you are the one who picks the card. Hindi ko control to. Also, this is death and life. Okay? Tandaan mo to, sir, ha? This is life and death kasi ate. So, pag once na ito, yes, o pag bumalik pa siya sa ano niya, last, wala na. Hindi na, wala na. Ano na talaga siya. Lubog na, wala nang magagawa. So, this is, kanina nga, di ba, 50-50 chances na yon. So, tulungan mo din sarili mo. Okay. Okay po. Wala so, na, bawal ka doon mo na magawak ng pera. Bawal mo na siya magawak. Wala akong pera. Bawal lang sumakay sa jeep sa dulo, yung pagyayari. Bawal papa. Pero saan niya lahat to? Saan niya lahat ito pupunta? Hindi ka dapat ba? Talaga na. Ah, okay. That's good. Sa akin talaga. That's nice. Wow, sabi mo sa Gcash. Hindi mo na I'm very happy. Hindi, kahit yung Gcash ko, napupunta rin sa kanya. I'm very happy naman sa cards niya. At least kaya itong i-ano eh. Kaya siyang hilutin. Yeah, so, ngayon, i-highlight mo naman kung ano nakikita mong pagbabago sa kanya. Instead of yung negative. Ngayon, this time, ibahin mo yung atake mo. I-highlight mo. It's mo ganun siya ate. Makikita mo yung ano, this time, ibahin mo. Okay, thank you kuya. Thank you po. Thank you. Thank you. Thank you.